guys. So, kami na kasama ko ngayon mag ano kami mag luto kami ng Valenciana ngayon for the first time. Dahil quarantine nga, wala kami magawa. So, magluto kami ng Valenciana na experiment type namin. Okay. Nice. See you. So, guys, yung mga kakailanganin natin para sa ating Valenciana ay una ito yung glutinous rice na binabad sa Sprite. 1 litro ng Sprite. Turmeric powder. Asin. Chicken liver tsaka chicken breast. Hot dog. Coconut cream o gata. Then onions. Garlic. And ginger. At tsaka ito, green peas, yung raisins, tsaka chicken broth cubes. So yan, sige, prepare na natin. Okay, so guys, unang gawin natin. So, lagyan natin to ng ano, ng turmeric, yung glutinous rice natin. Magpakulay ng glutinous rice, tsaka pampalasa din. Kasi spices yung turmeric spices yun. Tsaka ito, nagtuna tayo ng nor cubes chicken sa hot water. Tapos ihahalo din natin yan doon sa glutinous rice natin na binabad sa Sprite. Tapos halu-haluin natin. Lagyan natin ng asin. Yun. Okay, halu-haluin. Hanggang sa maging fully yellow. Yung ating so guys, yan, lagyan natin yung oil. Okay. Tapos, lagay na natin yung mga sangkap. Okay, low heating lang. Yan, tapos lagay natin yung mga sangkap. So, yan na guys, na golden brown na yung garlic natin. Lagay natin yung onions. Then, lagay natin yung ginger para mawala yung lansa ng manok at saka yung chicken liver natin. Lagay natin yung ginger. So, yan na guys. Pag nahalo na nang mabuti yung ginger, onion, tsaka garlic at saka uminit na siya, lagay natin yung manok at saka liver. So yan, gisahin lang natin yung manok hanggang sa maluto siya. Tsaka natin lalagay mo yung hotdog. So ito guys, pwede rin kayo mag-add ng asin kung gusto nyo para magkaroon ng mas magandang lasa yung manok. Ayan, so guys, medyo luto na yung ano natin, yung manok natin tsaka liver. Ngayon, dinalagay na mata natin yung hot dog. Ayan. Tapos gisahin ng maayos hanggang sa maluto yung hot dog. Saka maglalagay tayo mamaya ng green peas. So guys, luto na yung hot dog natin. Ngayon maglalagay naman tayo ng green peas. Guys, ngayon tapos na tayong mag-isa. Okay, ilagay natin yung glutinous rice natin sa ating frying pan. So, ang ginawa namin, hinati namin siya sa kabilang side yung puro sahog, sa kabilang side yung glutinous rice. Okay, so ayan na guys, hinalo na yung glutinous rice at yung mga sahog. Haluin siya mabuti para yung sahog yung katas ng sahog magano doon sa rice, ma-absorb ng rice. Okay guys, so pag nahalo ng mabuti yung sahog at saka yung glutinous rice, nalagyan naman natin ng gata.
kung haluin lang mabuti hanggang sa ma-absorb ng glutinous rice at saka ng pansawag yung gata. So yun na guys, maglalagay na tayo ngayon ng lard cubes para maragdagan yung lasa ng Valenciana natin. Kung haluin lang mabuti. Okay guys, so ngayon maglalagay na tayo ng Sprite. Yun yung gagawin natin parang tubig sa kanin para maluto yung kanin. So ayan na guys, ayan na meron na siyang Sprite. Yan yung ginawa ng parang tubig niya para maluto yung glutinous rice. So ngayon lalagyan naman natin ng foil instead na daon ng saging. Foil yung nilagay namin. Tapos, lalagyan ng takip. Yan, so guys, hintayin na lang natin na maluto yung glutinous rice. Tsaka, ihalo-haloin natin yung mamaya para magano yung sahog niya. Maging even yung sahog niya. So, ayan na guys. Yeah, almost cooked na yung glutinous rice natin. So ngayon, maglalagay naman tayo ng raisins. Yeah. Tapos haluin natin ng mabuti. Yeah, para yung raisins ma-spread din sa maghalo din dun sa ano natin sa Valenciana na ako. Okay, so ayun guys, luto na yung Valenciana natin. Okay, so pero kami, maglalagay pa kami ng pineapple sa Valenciana para mas maganda yung lasa. Mas masarap. Yan. Yan, tapos haluin ng mabuti yung ano, yung Valenciana para magkalatin yung pineapple sa loob pati yung lasa ng pineapple pag nadikit din doon sa glutinous rice. Tapos ano nyo lang, lutuin nyo siya ng mga 5 minutes. Yan. So guys, luto na yung Valenciana natin. Okay. Lalagyan natin yung sa pan. So guys, luto na yung Valenciana natin. So ready to eat na siya. So sa mga susunod nating videos, abangan nyo yung